Hi guys, hi mga loves, welcome back to my channel. It's me again, Mama J, ang nanay ng bayan! So yon, I just want to share my story kung saan, yes, nag-guest nga po ako sa podcast nila Carla, Bianca, and Pia Words Back sa Kwentuhan. So kung di nyo pa napapanood, you can watch the replay sa Tripod Network and YouTube channel ni Pia Words Back. So yun guys, and I just want to share my short story nga na yun, last month kasi marami akong mga podcast na nakikita, tapos yung mga friends ko na nagpo-podcast, so sabi ko, Lord, sana makapag-guest ako sa podcast na gusto ko lang mag, you know, share sa certain topic na pag-uusapan, gusto ko lang mag-share ng mga alam ko or knowledge ko. So, pray lang ako ng pray until one time nag-post na si Carla ng anong gusto nyong questions for us dahil we're going to answer your questions, tapos yun, para magpipick sila ng mag-guest. And sabi ko, Lord, sana yun nga po, mapag-guest po ako dahil dream ko po talaga yun. Then Monday, biglang nag-chat si Carlo sa akin na, hi, are you free Tuesday evening for kwentuhan? Sabi ko, oh my god, mami, seryoso ba to? Na speechless ako, sobrang excited ko na hindi makapaniwala kasi parang dinedream ko lang siya, tapos ang binigay sa akin ni God is boom, kwentuhan, Carla, Bianca, Pia Words Back. Kaya sobrang saya ko na, Lord, French fries lang naman hinihingi ko, binigay mo sa akin hamburger with fries. So yung ganun na sobrang laki, and sobrang saya ko dahil hindi makapaniwala, ganun yung level ko. So, nag-isip na ako ng magiging setup ko, kung saan ako mag-stay, kung ano yung magiging backdrop ko, magiging look ko. So, nung Tuesday morning, sabi ko, if magiging makulimlim, doon ako sa Marikina, sa mga pinsan ko, dahil data lang yung gamit ko, and baka pagdating ng 8 or 7 is umulan, tapos sobrang bagal pa naman ng data ko guys, and yes, opo, nakadata lang po ako. Doon sa mga pinsan ko is naka-fiber sila, so sabi ko, ay okay dito, at least hassle-free yung magiging podcast, tapos smooth yung mangyayari. So andun na ako, tapos nag-isip na ako ng kung saan ako magsa-set up, ano magiging look ko. So dapat ganito yung setup ko, ganito, tapos yung ilaw, then nag-ayos na ako ng look ko. Ganito dapat, ito yung ganito yung look ko, nirecreate ko lang siya, and sana bigyan ko ng justice, no? Then, pagka-makeup ko, sabi ko sa pinsan ko, maano bang magandang hairstyle kung mag-i-straight ba? Kasi gusto ko straight hair, or kung ano maganda. Sabi niya, try natin magkulot, mother, kasi bagay sa yung curly hair. So sabi ko, pwede naman, kaso mainit nga dahil wala electric fan doon. I mean, papatayin ko electric fan doon para hindi marinig. Then, walang aircon dun. So, mainit, walang hangin, ganun. Tapos, sabi ko, hindi, sige, carry na lang. Ayun niya, ay mother, mag-messy bun ka na lang, bagay sa'yo. So, naka-messy bun ako, ayan. So, while nagme-makeup ako, naka-open yung zoom up ko. Para makita ko yung itsura ko, kung maputi ba yung mukha ko, kung maputla ba ako, kung masyadong dark ba yung lipstick ko, kung maayos ba ko lahat. Nag-look test na ako sa zoom. Then, everything was okay, everything was polished. I'm just waiting for Carla's chat for the link and kung anong oras kami papasok for the briefing. So, nag-chat na si Carla na, here's the link, pwede ka nang pumasok by 7:30. While naghihintay ng 7:30, panatag na talaga ako, wala na akong stress o wala na akong iniisip. So, by 7:30, pagkapasok ko, everything was smooth, everything was fine, until biglang nag-choppy. Nag-lag. So sabi ko, oh my God, sana hindi naman to, sana hindi na siya matuloy yung ganung setup. So, habang hinahayaan ko lang, baka normal lang, then biglang nag-lag yung phone ko. Then nag-crash. Biglang nag-loading. Sabi ko, oh my God. Doon ako nag-start na ma-stress dahil I thought it was okay na. Tapos biglang ganun.
So ni-restart ko yung phone ko, kinil ko yung mga naka-open na app, kinilear catch ko yung Safari ko, lahat ginawa ko na. Tapos pagkapasok ko doon sa again sa link, is loading lang sila pero naririnig ko sila. Tapos nung pagkatingin ko sa screen ko diyan is naglalag na. Oh my god. Tinawag ko ni pinsan ko, ma, naglalag yung ano ko, yung phone ko, hindi ko alam kung ano nangyari. So nanginginig na ako kasi nahihiya ako, guys, and nasasad ako, baka mamaya hindi ako makapasok. Then yun na nga, pagka tawag ko sa kanya, pinahiram niya yung phone niya sa akin, pinatry niya sa akin yung link or yung phone niya, okay naman, tas ganun pa rin. So hindi ko na alam kung ano yung problema hanggang sa naiiyak na ako, sobrang stress and napafrustrate na ako. Hindi ko alam kung ano yung tamang term, hopeless, frustrate, sad, ewan, so yun na yun. Tapos sabi ko, oh my god mother, ayaw talaga. So tinry namin sa iPad. Nung tinry niya sa iPad, okay, smooth, tas ganun na naman, nagka-crash and naglalag. Sabi ko, oh my god, anong gagawin ko? Anong, any option? Tapos sabi ko, paano kaya kung mag-data na lang ako? Then, habang tumatakbo yung oras, malapit na mag-eat, sabi ko, oh my god, wala ako sa briefing. Hindi man lang kami nakapag, ano yun, yung makapag-usap, ganyan. So, hiyang-hiya na ako. So, sabi ko, try ko mag-data. Bigla ko naisip, oh my god, 4 gig na lang yung load ko. So, sabi ko, baka kulangin, baka mabitin, bigla mag-end call. So, paano? So, sabi ko, sige, one last try. Pag ganun pa rin, magpapaload na ako sa labas. So, tinry namin, ganun na naman. Tapos habang nagpapaload ako, hiyang-hiyang-hiya po talaga ako, guys. Dahil, tinatry ng pinsan pumasok sa link na binibigay nila, pero ganun pa rin. So, ang nangyayari, yung pinaka-moderator ng stream is, papasok ako, mawawala, papasok, mawawala, mapapasok, mawawala. To the point na, hiyang-hiya na ako. Tapos narinig ko na sabi ata ni Trisha or ni Carla na ayun si Mama J, tapos bilang mawawala. So, hindi ko na alam kung ano gagawin ko. Tapos nung nagpa-load na ako, guys, nung magsasend ko na siya sa ia-unly ko, sobrang bagal mag-send. And sabi like, oh my god, sobrang bagal ng globe. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko talaga. Andun ako sa labas, nasabi ko sa pinsa ko, matry mo ha, try mo ipasok, try mo i-access, hanggang sa sinabi ko sa mga lola ko doon sa may kilalara, sabi ko kung pwede kami makakonect saglit kasi naglolo ko ng internet ng pinsang ko. So nakakonect naman kami, tapos loading as usual, ganun pa rin. Hindi ko na alam kung bakit ganun yung nangyayari, and isa sa mga tingin ko is internet talaga, guys. Tapos sabi ng pinsang ko na, Mami, dito ka na sa loob. Dito ka na sa may parang veranda nila na para marapit sa router, ganyan. So, andun na kami, tapos pinatong na lang namin yung iPad sa box. Tapos, yung ilaw ko is cellphone na lang ng pinsan ko. Kaya salamat sa pinsan ko, naging light man ko siya or light woman. Basta ano yun na yun. Sabi ko, okay na. Tapos, habang nasa labas ako, nagtatry ako na makakonect. Tapos nakaganyan talaga ako, guys. Tapos nag-selfie pa nga ako eh. Tapos biglang nakalagay, your internet connection was slow. Please, parang lumapit ka sa router. Sabi ko, oh my god. Naiiyak na ako, guys. Na parang, ayun na yung chance kung saan makakausap ko sila via words back, Carl and Bianca. Ayun na yung dream ko para makapasok sa podcast or makapag-guest sa podcast. Pero bakit ganun yung nangyayari? Ganun. To the point na sabi ko na, emotional na naman tuloy ako na, Lord, kayo na po bahala. Kasi, hindi ko na po alam yung gagawin ko. Na, parang tinry namin yung best. Na, maging okay, maging smooth. Hanggang sa tinawag ako ng pinsan ko na, Ma, ikaw na! Tapos akala ko, joke lang, pagka tingin ko, okay na, naglo-loading na, tapos biglang boom. Thank God, nakapasok ako na, nag-worry ako noon na baka mag-lag na naman, mawala na naman ako.
hanggang sa naiyak na lang talaga ako, guys. Sobrang, alam mo yun, sa lahat ng mga pinagdaanan ko ng gabing yun, naiyak na lang ako dahil dream come true, tears of joy, worth it yung pagod. Tapos guys, sobrang, hindi ko alam yung emotion ko, since sobrang mixed emotion talaga. Pero yung time na yon is, hindi ko alam kung speechless. Ganun guys. So sabi ko, okay na. So tanong-tanong sila, tas virtual hug ako ni Pia Words Pack, and thank you Pia for giving me virtual hug. It means to me a lot. And thank you Bianca and Carla for cheering me up na sobrang nadadown ako, and yun, naramdaman ko yung love and care niyo sa akin, and especially thank you kasi kilala niyo ako as Mama Jen. Try natin ulit si ano, Mama Gerald. Mama Gerald, I wanna talk to Mama Gerald. Yo! Ayan. There! Mama Gerald! Nagawala mo ka natin! Huwag ka ma-stress. Okay na siya. Welcome! Parang personally kilala niyo ako, ganon yung ano, sobrang saya ko. Thank you rin sa mga nanood, ayan, maraming salamat sa inyo, and yun na nga, nagchat sa kanya pinsan ko, ay yung friend ko na nakatingin kasi ako sa baba dahil andun yung phone ko, dahil sa iPad narinig ko sila pero choppy, tapos minsan naglalag yung video nila, tapos narinig ko yung sounds nila. Hi Kathy. And yeah, you still have to fight that stigma all the time. And even, not just from other people, even feminists. Grabe na yung mga feminists, like the hardcore feminists. And again, I super understand where they're coming from. May times naman na gumagalaw sila pero walang audio. Tapos haganyan na lang ako. Tapos, ang pinapakinggan ko is yung sa phone ko, sa YouTube. Tapos andun yung question. So, late reaction ako dahil narinig ko yung tawa nila, late na. Tapos, guys, pag nakikinig kasi ako is focus talaga ako na hindi, focus, parang no reaction. Kasi inaabsorb ko yung mga sagot nila, ganyan. So, sobrang saya ko until na feel ko na oh my God, guest na ako. Thank God na nangyari to. Tapos, yun, after nun, maraming nag-send sa akin ng message, screenshot, congratulations, words of compliment, ganyan. So, gustong-gusto ko magpasalamat sa family ko, sa friends, sa mga relatives ko, sa mga former student ko, sa lahat ng nanood and nagbigay sa akin ng message. Ayan, sobrang na-touch po ako, and I really appreciate it. Hindi nyo lang po alam kung gaano po ako kasaya sa mga comment nyo, sa mga messages nyo for tagging me sa podcast. Sobrang maraming salamat po. And yon ang naging reflection ko that time is learn to wait God's perfect timing and have faith pag nagpe-pray ka, and law of attraction. Dahil sobrang totoo po yun na the more na ina-attract mo yung positive energy, good aura, ayun yung babalik sa'yo. And when you pray and when you wait, God will give the biggest and the most beautiful thing na hinihintay mo or na matagal mo nang pinagpe-pray. So guys, maraming salamat po. And kung hindi nyo pa po napapanood again, you can watch the replay sa Tripod Network and sa YouTube channel ni Pia Words Back. And maraming salamat Carla, Bianca, and Pia. And congratulations again sa mga nanalo, nakasama kong nanalo. I wish na makita ko po kayong tatlo, mga queens, and makita ko po ang mga iba't ibang queendoms na members sa kwentuhan. Love na love ko kayo, and totoo po yung sinabi ko na forever, kwentuhan, queendom. And yun po, nakikita ko po kay Miss Carla nga na pang Miss International siya dahil very soft, very pretty, very kawaii, cutie,
kahit hindi po maliit yung face nyo, marami namang Miss International din na ma, you know, na hindi ganun kaliit yung face. And to Carla, sana mag Miss International ka. To Bianca naman, bakit Miss Earth ang naisip ko? Because she's very bubbly, she's very adventure. Iba yung vibes niya, very, alam mo yun na, willing to help, willing to serve, willing to educate or to you know, to work with some organization regarding Miss Earth or mga Earth environment ganyan. And Pia Words Back naman, bakit Miss Universe lang talaga is for you? Dahil you're very flexible, you are versatile na you can be an model, you can be a beauty queen, you can be an actress, you can be a motivator, speaker, and etc. So ayun lang po explanation ko kung bakit ayun yung naisip ko agad sa inyo. Sorry, hindi ko po na-explain dahil due to internet connection, iba talaga ang Philippines! So, yun guys. Maraming salamat po. And kung hindi ka pa nakapag-subscribe, please click the subscribe button and notification bell para every time na mapag-upload ako ay updated ka. Again, this is Mama J, ang nanay ng bayan, saying thank you so much. Bye!